Hello guys, bali ako po yung magbababa po ng baboy ngayon. Bababa na po natin itong ating ito. Napakalalaki na po ng ating mga beak. Ating pong ibababa. Panoodin niyo po kung paano po ako magbaba. So kinakailangan dapat may mga sarado. Katulad niyan, yung pupuntahan niya may sarado. Pero as usual, gagamit ulit tayo ng sako. Pinakamadaling paraan para lumakad ang ating baboy kapag may sako po. Ayun pong sako ang ating isinasaklob sa kanyang ulo. Bali, kaninang umaga, ito po ay hindi na natin pinakain para at least hindi na po mag-produce ng gatas para hindi po lag natin. Total, malakas din man pong kumain ng mga biik kaya wawalay na po natin po. Guys, bali ang atin pong ibababa dito, alisin natin yung inahin. Siya po nating ibababa. Dahil gustong-gusto nila ng madre de agua, bibigyan natin madre de agua para ito ang paglibangan nila. Lalagyan natin doon habang binubuksan natin ang pinto para may libangan sila para makuha natin yung inahin. Ayun nga po guys, nailagay na po natin yung madre de agua. Pagkakataon na natin para mailagay po natin sa sako. Ang ulo ng inahin. Para hindi po siya sumama dito. Bali, binuksan ko na po ang pinto. Yan po lang. Tapos, bitawan na natin. Pupunta na po yan doon. So ganun lamang po kadali na ibaba na po natin. Sarado muna natin ito kasi baka makalabas ang liit. Pwede na po natin ito. So yun lang po, ganun lamang po kadali. Yan lang po kadali maglipat. Binaba na po natin. At ito na po yung mga biik na ating iminalay. Bali, yan na po siya. So iintayin po uli natin na maglandi. Bali, ilang araw lang, inaasahan natin na maglalandi po siya. Mamayat po siya. Pero, sana maglandi agad. Bali, ito ay bibigyan na po natin ng pagkain para po hindi sila magutom kasi miyat-miya po yan ay magpapadede yung inihin at may at may magtatawag. Mas maigi yung meron pong pagkain at inumin dito para hindi po sila mag-ingay at hingi ng dede. So bali ganun pong ginagawa natin. Ang binababa po natin ay yung pong inahin dito. Maliban na lamang na kailangan natin gamitin itong parwing pen para po ang ibaba ay ito. Pero mas maganda po talaga na ang tinatanggal po natin ay yung inahin para at least sa ganun po ay hindi po manabaguhan ang ating mga ano sa lugar, ang ating mga piglet sa lugar. So yun lamang po, bigyan ko po kayo ng update kapag po ito po ay atin na susupitan. Kaya po ang nangyayari niya pagka halimbawa yung magkatabi, mag-aaway po yan. Pero okay lang yun. Kaya hanggang mamaya lang. Mamaya okay na uli yan.